Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Walang hanggang pag-ibig na namamagitan sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nilikha tayo ng Ama upang ibahagi sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Nang magkasala ang tao na dumungis sa pag-ibig na ito, nagkatawang tao ang Anak at dinaig ang kasalanan upang ibalik sa atin ang karangalan ng pagiging mga anak ng Diyos. Ipinagpapatuloy ng Espiritu Santo ang gawain ng Anak sa kanyang simbahan hanggang sa muling pagbabalik ni Kristong Panginoon. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong ipinagdiriwang, ipagkalob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat na nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon, nang anyuan niya ako. Bago pa nilikha at naaanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaho. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganon din ang mga bundok. Nang ako'y isilang dito sa San Sinukob, ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa upang daigdig. Nang likain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at mga isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa taga mga Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala tayo dahil sa pananalig sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y
meron tayong kapatagan sa harap ng Diyos. Sa pamamagitan niya'y tinatamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtatiyaga. At ang pagtatiyaga ay nagbubunga rin ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mong katabi mo ng magandang araw. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Minsan, mayroong isang ama na nagpapatakbo ng kanyang negosyo. Meron po ba ditong mga negosyante? Taas nga ang kamay ng mayroong mga negosyo. Isa lang? Yung iba, walang trabaho? Ah, empleyado. Itong tatay na ito, mayroong negosyo. At dahil sa tindi ng kompetisyon, hindi kayo makaka-relate kasi wala kayong negosyo, no? Yung isa lang makaka-relate, no? Mahirap magnegosyo dahil ang tindi ng kompetisyon ngayon. May lumabas lang na bago,
dinudumog. Pero pagtapos na ng ilang panahon, wala na. Kaya sa tindi ng kompetisyon at sa mga hindi maiiwasang pangyayari gaya ng pandemic, humina ang kanyang negosyo. Yung dating malakas, ngayon halos nauubos na ang kanyang naipundar para lang mapanatili ang kanyang negosyo. Dahil unti-unti nang naghihirap ang kanyang pamilya, tinanong siya isang araw ng kanyang anak. Sabi ng kanyang anak, "Tay, bakit mo po ba pinipilit itaguyod pa at ipagpatuloy pa ang ating negosyo? Paubos na ang lahat ng ating ari-arian. Isara mo na. Huwag mo nang ilaban." Maluhaluhang ngumiti ang ama at sinabi, "Anak, minsan sa buhay, tayo ay nahaharap sa pagsubok o may pagkakataong tayo ay ibinababa. Pero sa buhay, kailangan marunong tayong umasa. Umasa na makakaya nating lumaban at ang lahat ay mapapagtagumpayan." Nagtanong yung anak, "Tay, paano ba tayo matutulungan ng pag-asa?" Sumagot ang ama, "Ipapakita ko sa iyo, anak." Dinala ng ama ang kanyang anak sa isang balon ng tubig. At doon, inutusan niya ang kanyang anak na tumalon. Nagulat ang anak at sinabi, "Tay, alam mo namang hindi ako marunong lumangoy. Bakit mo ako pinatatalon?" Pagkatapos sabihin iyon ng anak, tinulak ng ama ang anak sa balon. Pagkatulak, tumakbo, palayo ang ama at nagtago. Sa loob ng balon, nagkakakawag ang bata. Pinilit niyang umahon. Wala pang 5 minuto, lumubog ang bata. At doon, tumalon ang ama at iniahon ang kanyang anak. Kinabukasan, dinala niya muli ang kanyang anak sa balon at sinabing tumalon. Sa una, nag-aalinlangan ang anak dahil natakot siya. Naranasan niya yung mapunta sa balon na hindi alam ang gagawin. Pero sa huli, naalala niya yung ginawa ng kanyang ama. Kaya tumalon ang bata sa loob ng balon. Nagtago ang ama at pinakiramdaman ng anak. Nagkakakawag muli ang bata sapagkat hindi naman ito marunong lumangoy. Pero tumagal ang 15 minuto. Kawag ng kawag ang bata. Sinisikap na lumutang. Pagkalipas ng 20 minuto, unti-unting lumubog ang bata. At saka tumalon ng ama at iniahon ang anak. Tinanong ng ama kung bakit mas nakatagal ang anak bago ito lumubog at nalunod. "Kahapon, ang bilis mong nalunod, ang bilis mong lumubog. Bakit ngayon nakatagal ka?" Sumagot ang anak, "Kahapon, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko nang itinulak mo ako. Sa takot
Ako ay madaling lumubog. Ako ay nalunod. Pero ngayon, alam kong sasagipin mo ako bago pa man ako malunod. Mga kapatid, minsan sa buhay, tayo ay haharap sa pagsubok. Pero kapag sinikap nating umasa na mapagtatagumpayan ang lahat, may dadating na tulong sa panahong hindi natin inaasahan. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng kapistahan ng banal na Santatlo, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sino po ang nahaharap sa pagsubok ngayon? Taas nga ang kamay. Ikaw na mayroong sinusubok o ikaw na mayroong kinakaharap na pagsubok, mag-antanda. Ama, Anak, at Espiritu Santo. May mensahe ang pagdiriwang natin ngayon. At ang mensahe, sa kabila ng pagsubok, makakaasa tayong may Diyos, ang banal na Santatlo na sa atin ay sasalo. Gaya ng sinabi ng aklat ng kawikaan sa ating unang pagbasa, ipinapakilala sa atin ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama na bago pa man nilikha ang sanlibutan, siya ay naroon na. Siya ang Ama ng lahat. Sa Kanya nagmula ang lahat. Siya ang pinagmulan at pinanggalingan. Kaya naman, walang dahilan para siya ay hindi natin asahan. Kung siya ang pinagmulan, siya ang nakakaalam. Dahil sa kanya nagmula ang lahat, siya ang pinanggalingan. Kaya sa lahat, siya ang ating pupuntahan at tatakbuhan. Dahil siya ang nakakaalam, siya ang may akda, siya ang sinimulan, siya ang ating lalapitan at babalikan. Samantala, si Jesus naman, ang anak na ibinibida ng ikalawang pagbasa, dahil sa paghihirap ni Jesus na nauwi sa kamatayan pero natapos sa pagkabuhay. Ibig sabihin, sa pananampalataya kay Jesus, tayo rin na nahaharap sa pagsubok, tayo rin na pumapasa ng krus, tayo rin na nasasaktan at nahihirapan, mayroong bagong buhay na nag-iintay. Mayroong katapusan ang kahirapan. Mayroong buhay ang kamatayan. Kung ikaw ay nahaharap sa pagsubok, sa pananampalataya kay Jesus, ikaw ay magkakaroon ng bagong buhay. Hindi man natin nauunawaan ang nangyayari o hindi man natin natatanaw ang katapusan ng ating mga pinagdadaanan, ipinapaalala sa atin ng ating Ebanghelyo na sa tulong ng Espiritu Santo, dadating ang araw na ang lahat ay magiging malinaw. Dadating ang araw sa tulong ng Espiritu Santo, ang lahat ay magiging malinaw. Mauunawaan mo kung bakit kailangan kang maghirap. Maiintindihan mo kung bakit ka nagkasakit. Mauunawaan mo at maliliwanagan ka
kung bakit ka sinusubok. At ito ay gagawin ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ang banal na santatlo ay isang misteryo. Mahirap unawain, pero pwedeng maranasan. At sa karanasan, ating mauunawaan. Lagi nating tatandaan, pag-asa ang ating sandata. Ngayon, pinagdiriwang din natin ang araw ng kalayaan. Kung matatandaan ninyo, ang kasaysayan natin, puno ng paghihirap ang Pilipinas noon. Pero ang araw na ito, ang magpapaalala sa atin, ang nagpapaalala sa atin na may katapusan ang kahirapan. At sa huli, nag-intay ang kalayaan. Ito po ang mensahe sa atin sa araw na ito, sa pagdiriwang ng kapistahan ng banal na santatlo. Pag-asa ang ating sandata dahil sa mga panahong tayo ay sinusubok, Diyos ang siyang kikilos. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ang sa atin ay sasalo. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panatag sa iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Kristo, nagsusumamo kami sa iyo, Ama. Tulungan mo kaming maging bukas sa paggalaw ng Espiritu. Buong pagtitiwala kaming dumadalangin at aming sasambitin. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa diwa ng iyong pakikiinig, maging halimbawa na ba ang katapatan at salamin ng iyong pag-ibig ang mga pinuno ng simbahan sa lahat ng mga mananampalataya at mga taong may mabuting kalooban, manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Pukawin mo ang iyong walang hanggang pag-ibig ang mga pinuno sa nasyonal at lokal na antas. At kaming mga mamamayan, pangalagaan at isulong nawa namin ang kapakanan ng dignidad ng bawat tao sa bawat antas ng lipunan, manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Tulad ng iyong pagiging isang Diyos na may tatlong persona, makatamo nawa ng pagmamahal na naugnay ang bawat pamilya, mahalin nawa ng bawat asawa, magulang at anak ang isa't isa, manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Upang patuloy na lumago ang Basic Ecclesial Communities, BEC, sa ating bansa at yakapin ang hamon na bumuo ng mga BEC, ang mga pamayanan sa pamamagitan ng Eucharistia,
Manalangin tayo. San tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, yakapin mo ang iyong pag-ibig, ang mga mahal naming yumao. Manalangin tayo. San tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan at mga pinagdadaanan. Manalangin tayo. San tatlong Diyos, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, minahal mo kami sa simula't simula pa lamang sa pamamagitan ng iyong salita at Espiritong nagbibigay buhay. Patuloy mo kaming gabayan, pabalik sa iyong maningning na pagtatalamitam sa Espiritu ng iyong pag-ibig at katapatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po tayo. Magsatayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayoy nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo ay iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kanya.
Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iniyahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaanang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaanang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!